Magandang araw po mga kababayan. Ito po si Rick at ngayon ay nandito ako sa City of Spruce Grove sa Alberta, Canada. At ngayon din ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamaganda at pinakamadaling pamamaraan o programa para makapag-immigrate dito sa Canada. Ito ang tinatawag na Atlantic Immigration Pilot Program o mas kilala bilang AIPP. Ito rin yung kaparehong program na ginamit ko at ng kapatid ko na ngayon nga kaming dalawa ay pareho ng immigrant dito sa Canada. So kung kayo nagbabalak din na magkaroon ng karanasan o kaalaman tungkol sa programang ito at makapag-immigrate sa Canada in the future, panoorin nyo ang videong ito hanggang sa huli nang sa gayon ay mas may matutunan kayo at malaman ninyo ang tamang pamamaraan pati na rin ang mga requirements at mga dokumentong kailangan nyong ihanda para makapagsimulan ng pag-aaral. Kung ito ang unang pagkakataon na kayo ay manonood ng aking mga video sa YouTube, maaari namang po mag-subscribe, pakipindot ang subscribe button sa baba, pati na rin ang notification bell para makatanggap kayo ng notification every time na mag-upload ako ng videos. Maaari nyo rin mag-upload ang ilang mga videos na in-upload ko na tungkol sa pag-immigrate dito sa Canada. Ang mga requirements sa programang ito. Hindi ganon kakomplikado at hindi rin ganon kasing taas kagaya ng ibang mga programa na available para makapag-immigrate dito sa Canada. Unang-una, kailangan ang magkaroon ka ng job offer. Ang kagandahan sa programang AIPP, ang job offer mo ay hindi kailangan ng LMIA o yung tinatawag na LAMIA. Ang LAMIA ay yung approval na kung saan kailangan ng employer na mag-apply para nang sa gayon ay makakuha sila ng mga empleyado na nanggagaling sa labas ng Canada. Kaya naman ang kagandahan dito sa AIPP, hindi kailangan ng LMIA. Ang kailangan lamang ay maging AIPP designated employer sila. At kung meron silang job opening, kailangan nilang i-post ito sa job site ng isang linggo or at least minimum isang linggo or hanggang isang buwan. Kapag wala silang na-hire dito sa Canada, ngayon pwede na silang mag-job offer sa mga taong nasa labas ng Canada. Kailangan din na high school graduate ka. Paano ba ipapakita na high school graduate ka? Tatanggapin ba yung diploma na galing sa Pilipinas, direkta galing sa eskwelahan? Ipapadala mo ba yon sa immigration? Pwes hindi. Meron tayong tinatawag na ECA or Education Credential Assessment. Ito yung pag-convert ng qualification mo, ng educational qualification mo sa Pilipinas para maging katulad siya or equivalent siya ng Canadian school level. Paano ba ginagawa ang ECA? Meron tayong tinatawag na mga designated ECA organizations kung saan sila ang kinikilala na may karapatang mag-convert or ipantay kung anuman ang natapos mo sa Pilipinas para maging kagaya siya ng education level dito sa Canada. Well, sa AIPP, high school graduate lamang pwede na. Ganon kababa ang requirements. Pero, uunahan ko na kayo mga kababayan kasi minsan nagkakaroon ng problema kapag high school graduate sa Pilipinas pag kinonvert siya sa ECA. Bakit nga ba? Tandaan natin na sa Pilipinas, bago ang K-12, meron lamang 6 na taon ang elementarya or grades 1 to 6. Tapos sa high school, first year to fourth year. So in total, 10 taon. Samantalang dito sa Canada, ang high school graduate, meron tayong grade 1 hanggang grade 7.
Pagpapatuloy ito grade 8 hanggang grade 12. So, kung i-convert natin, makikita mo na ang diferensya. Pag sa Canada ka nag-aral, ang high school at elementary graduate, sa kabuuan, itinitake mo siya ng 12 years. Samantalang sa Pilipinas, 10 years lang. Kaya naman, pag nag-apply ka ng ECA, lumalabas kadalasan na pag high school graduate ka, below high school graduate ang lumalabas sa ECA. Kaya, nire-recommenda at least nagtapos ka ng 2 years diploma or 2 years certificate man lang para pag kinonvert siya, lalabas na high school graduate ka. O, experience naman sa trabaho. Sa AIPP, kailangan mo lang at least isang taong experience sa nakalipas na 3 taon sa trabaho na ina-applyan mo. Halimbawa, nag-apply ka, halimbawa, merong opening for food service supervisor, pero ang experience mo nung makaraang 2 taon pa, at least meron kang 1 year experience bilang food supervisor, pwede ka nang umapply, pasok ka na agad. So napakadali, di ba? Ang galing-galing. Kaya naman nire-recommend ako ang programang ito kasi ang galing-galing, ang bilis-bilis ng proseso. 6 months lang magiging PR ka kapag nakapag-proseso ka na or nakapagpasa ka na ng kumpletong dokumento. So, isa pang kailangan kapag mag-a-apply ka na mag-immigrate dito sa Canada sa AIPP na program ay dapat meron kang pera sa banko mo. At least 3,240 Canadian dollars kung mag-isang aplikante ka lang. Bakit kailangan mo ng pera? Unang-una, syempre pupunta ka sa Canada, di ba? Oo, sasabihin mo magtatrabaho ka dito. Pero walang kasiguraduhan na sapat yung kikitain mo sa pagtatrabaho mo para sa pambayad mo ng renta, pagkain mo, pang transportation mo, pati mga pang groceries mo. So kaya ang gusto ng Canada government, meron kang enough na pondo kasi pagdating mo rito puro gastos ka. Oo, ang Canada, ang kagandahan sa Canada, nagbibigay sila ng social assistance o tulong sa mga may hirap o sa mga tao na ang income ay mababa sa minimum. Ibig sabihin, kapos yung pangangailangan mo o kapos yung kinikita mo sa pangangailangan mo. Pero syempre, dahil bago ka dito sa Canada, ayaw naman ng Canada, nakukuha sila ng mga tao galing sa ibang bansa, tapos susustentuhan nila, diba? Kaya ka nga kinuha. Para nang sa gayon ay makatulong ka sa pag-unlad ng ekonomiya ng Canada. Inaasahan na ikaw ay magko-contribute sa economic growth, hindi magiging pabigat sa gobyerno ng Canada. Also, kailangan mo din na mapatunayan na meron kang ganitong halaga. Ano ba ang mga proof o ebidensya na meron kang 3,240 Canadian dollars? Kailangan mo magpakita ng either bank certificate or bank statement. Kailangan na handon kung kailan mo binuksan yung banko mo, kung magkano, kaya mas maganda, mas matagal na yung pera na nahandon sa banko. So kapag meron ka na nitong mga documents na to, mga requirements na to, madali na yan. Basta nagkaroon ka ng job offer, madali na yung proseso. Kasi pagkatapos noon, magpipirmahan na kayo ng employer, ipapadala niyo yung mga documents nyo, scan lang, pwede na. Tapos, i-a-apply ka na ng provincial endorsement. Yung provincial endorsement, para kang nag-a-apply ng approval sa probinsya. Na, o sige, halimbawa, ikaw, natanggap ka ng trabaho bilang food beverage supervisor, kailangan i-approbahan to ng province. Tapos, yung province, i-require ka nila ng settlement plan. Ano ba yung settlement plan na yan? Madali lang yan kasi may mga agency na nag-provide yan. Parang ano lang yan, interview or online. Halimbawa, bigyan ka ng questionnaire o anong mga pag dumating ka dito sa Canada, ano ba mga kailanganin mo? Pabahay, access sa transportation, bibigyan ka lang nila ng mga information. Yan yung settlement plan na tinatawag. Tapos, kapag naka-attend ka na yan o pag na-interview ka na yan, gagawin na ng agency or ng settlement agency yan para sa'yo. Tapos, i-send lang nila yan sa email. Pag natanggap mo na, kasama ng mga documents, mga requirements, okay ka na. Pwede ka nang mag-apply, i-send mo yung application mo para nang sa gayon, makapag-apply ka na ng PR dito sa Canada.
Di ba, bilis? Sabi ko nga kanina, 6 months lang ang processing niyan. So, 6 months simula natanggap nila. 6 months processing. So, pag tapos ang 6 months, sigurado kung walang problema documents mo, aprobado ang PR mo. Ito pa nga pala, kakailanganin mo ring magpresenta ng mga police clearance. Ano ba yung police clearance na yan? Kung sa Pilipinas, NBI clearance ang tinatanggap. O kung galing ka rin ng ibang bansa, kailangan mo ring magpakita ng police clearance sa mga bansa na tiniran mo, basta minimum 6 months sa nakalipas na 10 taon. So, kung halimbawa, nag-abroad ka, nagpunta ka ng Dubai, kailangan mo pa rin kumuha ng police clearance galing sa UAE o sa ibang bansa na pinanggalingan mo. Siyempre, kailangan makasigurado ng Canada na ang mga kukunin nilang immigrant dito ay mga matitinong tao o hindi kriminal. Para nang sa gayon, alam na alam ng Canada na hindi ka dadagdag sa crime rate ng bansa. O ayan, napaliwanag ko na sa inyo ang AIPP. Sana naliwanagan kayo. Pero kung may mga tanong kayo, lagay nyo lang sa comment. Pati huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube video ko. Parang sa gayon, kapag ka nag-upload ako ng mga bagong video, mas madali kayong ma-update. At sabi ko nga, huwag kayong mag-alala kasi kung talagang gusto nyo magpunta dito sa Canada, merong paraan, basta magsumikap lamang kayo. Maraming salamat sa panonood sa aking video at see you next time.